Yo, what's up? Magandang araw mga dude for today's vlog. Ayan, so pagigising ko lang, may nakita akong viral na video dito sa Facebook, ano? So magre-react tayo ngayong araw. Dahil nakita ko na may mali dito sa enforcer na to. Minaliit niya yung driver, hindi niya na nga alam yung bagong batas nang maliit pa siya nung driver. Kasi driver lang daw, tapos ayun, parang pinapalabas niya na may sariling batas yung Makati dahil iba sa ibang city, iba yung batas nung Makati daw. Ito, may bago pa lang nilabas na ordinansa nung nakaraan pa. Bawal na pala mangumpis ka ng license yung mga enforcer. Dapat mangumpis ka lang ALTO. Dito na agaw yung pansin ko kasi maling-mali dito yung enforcer. Ano. Mali na nga siya, tapos medyo umiinit pa yung ulo niya. Hindi niya pa napansin na maliit niya na yung tao, yung driver. So tara, wag na natin patagalin tong video na to. Itong video na viral nung nakaraan na to, sa huling bahagi ng video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nasabing maling-mali yung enforcer. Papakita ko din sa inyo na ang LTO lang talaga ang dapat na mangumpis ka ng mga license. Shinare ko tong video na to kasi marami tayong tropa, kaibigan, kamag-anak na driver syempre, para alam nila yung karapatan nila sa kalsada kapag may mga sitwasyon na kagaya nito. So tara, wag na natin patagalin to mga dude. Let's go! Nangyari nga po. Kailan yan? License na lang, boss. Okay, bossing. Boss, ang coding po ba dito? 7 to 10? 7 to 7. Ah, whole day? Bakit po sa Manila, sa ano, 7 to 10 tapos 5 to 8? Iba naman kasi ang ordinansa nila. What? What the fuck? Ah, magkakaiba po ba yan? Ganun po, syempre. Manila, okay. To Makati, magkaiba talaga yun. Hindi, kahit po sa Maynila, tsaka Pasay, Paranaque, gano'n ang ano eh. Hindi po. Iba sa Makati, iba ang pinaka-implement. Damn! Opo. Bossing! Oo nga po. Alam po namang mali. Opo. Ito ang ticket ha. Sa Makati po, confiscated po license nila. Ay hindi, bossing. Mali po tayo mag-confiscated ng mong license. At itikitan lang yan. Huwag mo ko pangunahan dahil kasi ako ang law enforcement. Boss, alam kayo po yun. Driver lang po kayo, tama? Damn! Alam mo po yun. Driver lang po kayo. Tama, right? Opo, pero huwag niyong lalalangin yung driver lang, boss. Nakakaano naman, nakakasama kayo ng loob. Kasi po, iba po ang local government sa LTO na pinapa-implement nila. Pero po kami, kung kami po ay LTO under ng deputized ng LTO, hindi po namin kayo kumpiskin. Tama po. Ito po, tanungin ko po kayo. Papayag po ba kayo na confiscated o hindi confiscated? Kasi ito po yan. Kung kami po ay magiging under na po ng law ng LTO, ang fine po ng LTO mas malaki. At yun kung ang susundin namin. Pero ang local government po na pinapa-implement namin lang, kung ano lang po yung violation namin dito, makapalang po yung violation. Then, confiscated na yung license. Kasi ang nasa mindset namin, mga driver lang, hindi po talaga ako confiscated ng lisensya, titikitan lang po. Yun ang pagkakalam niyo po. Opo, kasi yun po yung ano. Kasi wala po kaming, ano, wala po kaming orientation dito sa Makati bossing, kaya pasensya na ako kayo eh. Malina pa rin. Yung sinasabi mo, driver ka lang, umatid ka, di po, di ko ng seminar. Hindi, kayo po yung nagsabi sa akin, boss, ng ano, driver ka lang, di ba? Tinuro niyo pa nga ako, tinuro niyo ako eh. Driver lang po kayo. Hindi driver ka lang. Tama? Mali ang pagkakabigas mo. Kasi naka-record ka rin eh. Oh my God! Wow! Oo, naka-record din po. Kasi iba yung pagkakasabi mo eh. Kasi sinungaling ka. Mali na yun. Tanda mo, ha? Bossing, huwag kayong nag-uusap tayo ng maayos, boss. Nasa maganda tayo pag-uusap. Kasi mali na yung sinasabi mo. Kasi yan, sinasabi mo pa, pwede ka pa makasuhan namin yan sa ginagawa mo. Ha? Alin po, itong pagbibidyo? Hindi, may karapatan po tayo dyan, boss. Kaya na nga po, meron na nga po tayo. Hindi ka po pwede magagawa ng ganyan kasi pwede na namin yan i-again sa'yo. Kasi yung katulad nyo, sinabi mo, lang. Mali na yung sinabi mo. Boss, relax lang kayo, kaya magagalit, boss. No. Nice. Papakita ko sa inyo po, boss, na meron tayo sinusunod, ha? Okay, sige po. Ito po, picturean nyo to para may idea kayo. Ito po yan, deputized po ako na Makati.
na kami po ay karapatan manghuli po. Sabi po sa LGU, tama po ba? Na kailangan po na meron pong deputize na may papakita para legal po kayong inuhuli. Right? Gagawin natin tama lahat para at least may idea ka, kuya. Ah, sige po. Wala naman ang problema. Para fair tayo ang dalawa. Kasi, no? Ito po yung sa amin sa ordinance po sa Makati. Kami po yung nakukuspinawa po ng lisensya. Ito po, picturean nyo po. Ayan po. Makibasa na lang po. Okay, sige po. Okay. Ngayon po, ganito po yan, kuya. Kung kayo po may... Ay! Nahulog. Okay, pwede nyo naman buksan, boss. Kung kayo naman po may against po sa aming panguhuli at may reklamo po kayo, pwede naman. Hindi, wala naman po kasi karapatan nyo yan at saka trabaho nyo po yan. O kumbaga, is open nyo yan, boss. Ang sa atin lang boss, ang nasa mindset nga namin eh hindi magko-confiscate ng lisensya, boss. Pero diba, ano pa man din kasi, hindi ka... Iba po pala dito sa Makati, tapos iba po yung pina-implement ng LTO. Damn! Kukunin ko ha. Ah, sige po, wala namang problema yan, boss. Sarado. Ayun. Kasi baka may po. Ito, paano ba ito? No. Sige, pindot lang po yan, boss. So ito mga dude, papakita ko sa inyo yung video, balita ito nung nakaraang linggo na about dun sa batas na, bagong batas na kung sino ba talaga yung may karapatang mangumpiska nung lisensya nung mga driver. Kasi dati, di ba, yung mga enforcer, sila yung nangumpiska nung mga driver's license tapos papatubos kung saang city yung nakumpiska. Eh ngayon, ito yung bagong batas. So para alam din natin yung karapatan nating mga driver kasi may mga tropa tayo, may mga dude tayong mga driver, may mga kamag-anak tayong driver. Dyan. Tsaka ito yung sagot doon sa enforcer na nangumpiska nung lisensya nung driver na nag-viral nung nakaraang linggo. Tingin ko hindi niya alam yung bagong batas pero dapat alam nila to eh kasi sila yung nandyan, sila yung enforcer. Dapat alam na nila to. Hindi niya alam na nalait niya pa yung driver dahil driver lang daw tapos parang pinapalabas pa niya na iba yung batas sa Makati. So ito, panoorin natin ito mga dude. Dagdag kalaman po. Ayan. Ano ang gagawin mo kung meron kang traffic violation at may lalapit sa iyong traffic law enforcer at sinabing pupumpiskahin niya ang lisensya mo? Ayun, kasi 'di ba pagka may mga ganyan lumapit, yung iba kasi kuha agad ng lisensya, papakita agad. So ito, dito natin malalaman kung ano yung gagawin natin kapag ka may mga ganung scenario. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ba? Wait ha, depende po yan. Alam ba ninyo na ang Land Transportation Office at mga deputized agency lamang deputize ang pwede kumumpiska ng lisensya? Yun, so yun nga, LTO lang talaga yung pwede. Tapos mga deputized yung pwedeng mangumpiska ng lisensya ngayon. So yung iba kung hindi pa alam to, dapat alam nyo na to, panoorin nyo to. Hindi yung basta lang kayo nangumpiska ng mga lisensya. Sa madaling salita, kung hindi LTO at hindi deputized agency, wala po silang karapatan na kumpiskahin ang inyong lisensya. Ayon po sa Republic Act 10930, sinabi ng Korte Suprema ng LTO lamang at deputized agencies ang pwedeng kumumpiska ng license. Paano naman ang mga traffic law enforcers sa mga syudad? Sinabi po ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benor Abalos na ang nang revisahin ng mga LGU yung kanilang mga ordinansa hinggil po dito upang makasunod sa sinasabi ng Supreme Court. Yun, ibig sabihin yung kagaya ng sinabi ng enforcer kanina doon sa unang bahagi ng video natin na may sarili silang batas sa Makati, parang ganun yung binapalabas niya. Hindi po dapat pala talaga ganun. Dapat revisahin nila yung batas nila para makasunod sila sa Supreme Court. Ibig sabihin, susunod na dapat talaga sa Supreme Court. Ipinunto ni Abalos na traffic citation tickets lamang ang pwedeng ibigay ng kanilang mga tao. Traffic citation tickets lamang ang pwedeng ibigay ng kanilang binang Supreme Court. Ipinunto ni Abalos na traffic citation tickets lamang ang pwedeng ibigay ng kanilang mga tao at mga taga-LTO lang ang pwedeng kumumpiska ng lisensya. Oh, diba? Pero teka,
sino ba ang mga LTO deputized agents? Ayan. Para po sa inyong kaalaman, kahit po ang ilang mga PNP Highway Patrol Group ay hindi po deputized, ha? At? Oo, kahit mga PNP Patrol Group daw, hindi po mga deputized dyan. Porque naka-uniforme na police, eh, may karapatan ng manguha, hindi po. Wala po silang karapatan. At maging mga traffic personnel ng LGUs, nakasuot man yan ng blue, green o anumang kulay. Para ikaw ay maging deputized kasi ng LTO, kailangan sumailalim ka sa training ng LTO. Meron kang deputation ID at deputation order. Pero take note, hindi po lahat deputized. Hanapin ang aking mga nabanggit para malaman kung sila ba ay deputized at pwedeng mag-confiscate ng license. Ang gamit nilang... Kasi ang mga deputized lang ang pwedeng ma-confiscate ng license. Bukod sa LTO, mga deputized lang. Hindi porke police ka, eh pwede na. So, okay? Panikit ay yung tinatawag na TOP, Temporary Operator's Permit. Pwede mo yan magamit sakaling ma-confisca ang iyong lisensya. So, uulitin natin. LTO lang ang pwedeng mag-confiscate at mga deputized agent at hindi kung sino-sino lang. Dapat alam natin ang ating karapatan upang hindi po tayo magka-problema. So ayun mga dude, maliwanag yung video. Nawa, may natutunan tayo ngayong araw. Dahil ako, ngayon ko lang din to nalaman dahil may nag-viral na video na yun. Kaya medyo nag-search din ako. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Kung nakaabot ka hanggang sa uling bahagi ng video na to, baka pwedeng pakilike, subscribe, and then hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga vlog natin. I'm Dude Imar TV and I'm out. Bye-bye!